Gusto ko yung ano, yung lyrics na to, yung I do what I want with this life. I make a decision, ain't gotta think twice. Kasi tama nga naman, gagawin ko yung gusto ko and hindi na magdadalawang isip para hindi to gawin. Parang ganun. Kasi as a TikToker and I don't have the energy to act fake nice. So you can either love me or leave me on sight. So tama nga na wala naman akong lakas pa na mag nice-nicean sa harap mo, haters niya mismo. And ayun, parang sinasabi dito, okay, vibe lang ako, vibe, ganun. Pero, hindi siya, wala siyang pake sa mga haters niya, ganun. Hi everyone! I am back again with another video and welcome back to my channel. So for today's video, bagong-bago lang sa akin tong ganitong content kasi hindi naman talaga ako nagawa ng ganitong content. And as you can see from the title below, mag-review tayo or mag-comment or mag-react tayo sa isang music video and lyric video nitong TikToker superstar or si Fash. Kung familiar kayo sa kanya or madalas kayo sa TikTok, makita nyo siya doon na ang madalas niyang content doon is yung mga POVs like yung BBs and Mafias. And usually, makikita mo siyang kaduet ni Inka Magnaye. And madalas ko kasi siyang makita, kaduet niya yung voice actress na yun. And idol ko kasi voice actress na yun. Kaya nakikita ko. And sabi ko, familiar tong guy na to. So, yeah. Meron siyang ta. And ito yung re-reactan nating video. Re-reactan. So, ayun guys. Disclaimer lang. Magpapakatotoo lang ako. Kasi hindi man ako music enthusiast. Wow. Kaya ako ano, hindi ako professional pagdating sa pagre-react ko. Ano lang talaga yung feeling ko na vibe ko doon sa video na yon, masasabi ko. Pero, once na may nasabi akong hindi maganda is because yun yung point of view ko. So, ayun. Before I start, gusto ko lang ibigyan siya ng info para sa mga taong hindi nakakilala sa kanya. Taga Sydney, Australia po siya. And yun nga, like what I've said before, madalas siyang mag-create ng content sa TikTok. Meron silang Fash Fam na tinatawag. Kasi bago ko magawa tong video na to, meron kasing nag-DM sa akin or nag-PM sa akin na isa siya doon sa mga nag-promote ng music na to. So, ayun, gusto ko lang tulungan kasi, alam niyo na, small YouTuber tayo dito, no? So, ayan, without further ado, simulan na natin ang pag-comment sa kaniyang music video. And, yeah, na natin. Fake nice. Alam nyo, hindi ko magets yung bring the cake and yung cream keme niya. Kasi nakatutok siya dun sa girl. So, ano ba yon? Ano bang meaning nun? Ganon. Hindi ko alam kung anong tinutukoy niya dun. Pero nagets ko naman yung tinutukoy niya sa girl. Pero yung cake and cream, no. Hindi ko gets. Ayan, itong part na to, tuwan-tuwa ako kasi yung mga gumawa nung dance craze niya, nung sa music niya, isinama niya sa MV and ayun ha, swerte nun, exposure yun kasi yung idol nila, sinama sila sa MV and ang dami nila. And
maganda nung sound sa kanila. Pino. Ganda ng beat niya. Ayun, doon nagtatapos yung music video niya. Sa MV, yun lang, yung sinabi ko sa inyo kanina, ang hindi ko na-gets yung cake and cream. Pero, normally, ano lang naman, common na yung concept ng music video niya, yung laging sa kama, yung sa mga mountains, ganun. Pero, ang ganda nung message nung kanta. So, mapunta tayo sa kanta kasi okay naman ako dun sa music video niya. And nakuha ko naman yung message ng video niya. And ayun, TikToker na TikToker nga talaga. Kasi, like yung mga ano, sinama niya, yung mga fans niya, ganun, na gumamit nung kanyang kanta na sinayaw. And yeah, punta tayo sa lyrics ng video niya. Ito ko yung ano, yung lyrics na to, yung I do what I want with this life. I make a decision, ain't gotta think twice. Kasi tama nga naman, gagawin ko yung gusto ko and hindi lang magdadalawang isip para hindi to gawin. Parang ganun. Kasi as a TikToker and a content creator, para sa kanya, marami siyang haters kasi syempre sikat siya eh. And itong music na to parang ang sinasabi, sige, i-hate nyo lang ako ng i-hate, pero dun ako masaya, gagawin ko yung gusto ko. Ganun. Nakakatuwa kasi ang daming lines dito na pwede kong gamitin at i-relate sa akin. Ganun. Parang ang ganda nung vibe, nung lyrics niya, and relatable siya. And I don't have the energy to act fake nice, so you can either love me or leave me on sight. So, tama nga na wala naman akong lakas pa na mag-nice-nicean sa harap mo. Pwede mo naman akong mahalin or pwede mo akong i-hate ganun. Parang, syempre sa TikTok kasi, once na nag-upload ka ng content mo doon, pwede ka nilang magustuhan and pwede ka din nilang i-hate. Itong music na to is hindi siya more on about sa bashers. About siya sa haters. Haters niya mismo. And ayun, parang sinasabi dito, okay, vibe lang ako, vibe, ganun. Pero, hindi siya, wala siyang pake sa mga haters niya, ganun. Ayun, guys, ayun yung thoughts ko. And gusto ko yung ano, yung lyrics ng video niya and yung MV niya. Pero, merong, nung unang kinig ko dito sa music na to is hindi ako natuwa dun sa beat niya, ganun. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi, nung una, first time kong marinig yung boses niya, hindi ko bet yung ganung style ng pagkanta, ganun. Tapos, nung paulit-ulit ko nang pinakinggan, ayun, na LSS na ako, na sabi ko, ang lakas naman makadala na itong kantang to. Kaya pala, nung nagbabasa ako sa mga comment sections ng music video niya, sabi ko, kaya pala ganito yung mga fans niya sa kanya. Kasi malakas nga yung appeal niya, malakas yung connection niya sa mga tao. So, ayun guys, parang ayun yung na-feel ko ngayon. And ayun, sabi ko, okay naman, pasok na. And sabi nga pala nung nag-DM sa akin, magre-release din siya ng second music niya, and ayun, abangan nyo na lang para sa mga fans niya. And ayun lang yung thoughts ko para sa music video niya and sa kanyang lyrics na okay naman, pasada naman. And yun lang guys, and
I hope you like this video. Please leave a thumbs up and comment down below kung isa ka sa fan nitong Fash na to sa TikTok. And ayun lang guys, subscribe to my channel, press the bell button to notify you on my next video. Bye!